Hi! Today, ang lulutuin natin ay all-time Filipino favorite, pinakbet. Kasi merong nag-request sa akin na kung po pwede, magluto daw ako ng pinakbet dito sa ating Pinay Cooking Lessons. So, yun ang gagawin natin ngayon. Alam nyo, we have a Vietnamese friend dito sa Amerika whose husband is a Filipino. Ngayon, yung husband niya minsan nagpaluto sa akin ng pinakbet. And then, binigyan niya yung kanyang mother nung pinakbet na yon. Alam nyo, since noon, lagi na nagpapaluto sa akin yung kanyang mom ng pinakbet. So, every month, nagpapaluto siya ng marami nito. Good for siguro 10 persons. And then, pinifreeze ng mom niya. So, inuunti-unti niya yung pagkain nitong pinakbet. At gustong-gusto niya. Sa lahat ng Filipino food, I think this is one of her favorites. So, my ingredients natin para sa video is pork liempo. So, this is about 100 to 150 grams ng cube na liempo. 1 tablespoon ng minced garlic. So, this is about a tablespoon of bagoong. What I'm using here is kamayan. So, luto na siya. Ngayon, if you want to cook your own bagoong, pwede rin. But dito kasi ang nabibili na bagoong na hilaw is yung kulay-pula. Ayoko nung bagoong na yun kasi. That's why I use yung luto na. So need about 2 pieces ng tomatoes. This is half ng usual na ginagamit ko na onion. Chopped. This is 1 bundle ng sitaw cut into 2 to 2.5 inches length. Ito naman ay ang favorite na gulay ng mga anak ko, kalabasa. So, this is half ng isang maliit na kalabasang ginamit ko. For our other gulay, we will be using okra. So, I used about 7 pieces ng okra dito. And then, yung mahahaba, kinat ko into 2 or 3 pieces. This is eggplant or talong. So, ganito ang cut ko sa kanya. Medyo kasing haba ng ating sitaw. And then, I have a small ampalaya. The kids don't really eat ampalaya, kaya konti lang nilagay ko. This is half ng isang malaking ampalaya. Kinat ko naman siya na parang diagonal. Kailangan din natin ng isang nor chicken cube. Yan ang mga ingredients natin para sa ating pinakbet. Papakuluan natin yung ating pork in a little bit of water. Pakuluin lang natin siya hanggang medyo lumambot yung pork and then tsaka natin siya ipa-fry. So, babalikan natin to. Kumukulo na yung pork natin, lagyan natin ng konting salt. Then, haluin natin at tatakpan muna natin hanggang maubos yung water niya. So, babalikan natin yan. So, yan. Ito na yung ating pork. So, na-dry na yung water niya. Ngayon, ang gagawin natin dito, piprituhin natin itong ating pork hanggang maging brown siya. So, palalabasin natin yung mantika, bale. Kasi may fat yung aking pork. Yan. So, hayaan lang natin na mag-brown yung ating pork. So, takpan natin ulit. Pork medyo nag-brown siya ng konti. So, hayaan lang natin pumula yung kabilang side ulit. Pwede na natin ituloy yung pagluluto. Yan. So, mapula na yung ating pork. Ang gagawin natin ngayon, isa-set aside muna natin ito. Actually, pagka marami yung pinapagawa ng friend ko, ang ginagawa ko dun sa pork na nilalagay ko is parang lechong kawali. So, malalaki yung hiwa niya at saka malutong. And then, sa dulo ko siya ina-add para malutong yung pork pagka dineliver sa kanila. Okay, so ang susunod natin sa scrub enough oil here. Kung masyadong marami yung oil, pwedeng bawasan ninyo. So, ia-add na natin yung ating garlic. And then, pag fragrant at medyo brown na yung ating garlic, ia-add naman natin yung ating tomatoes. Pati na rin yung ating onion. So, igigisa natin siya. Hanggang malanta yung tomatoes and onions natin. Yan, so lanto na yung ating onions at saka yung tomatoes. Pwede na natin i-add yung ating bagoong. Itong bagoong ko, gisado na bale. So, syempre, yung lasa ng inyong pinakbet, maapektuhan din nung lasa ng bagoong ninyo. So, if you're using good bagoong, I'm sure magiging masarap yung pinakbet ninyo. Ngayon, when I cook a lot of pinakbet, kagaya ng order ng friend ko, ang ginagawa ko is, hinihiwalay ko ng luto yung mga gulay to ensure na malutong lahat or hindi lutong-luto yung mga gulay ko. Ngayon, kung sa bahay lang naman, pwedeng i- lagay natin yung gulay one after the other. Hindi kung ano yung
pinakamatagal maluto. So, yun ang unahin natin. And then, hanggang umabot tayo sa pinakamabilis maluto na gulay. So, una natin ilalagay is our sitaw. Pwede na rin natin i-add yung ating more chicken cube at this point. So, bisa muna natin. Kapag medyo dry, you can add a little bit of water. So, intayin muna natin na medyo lumambot yung ating sitaw before natin ituloy yung pagluluto. Yan. So, pagka medyo half-cooked na yung ating sitaw, isasama na natin yung ating kalabasa. So, kapag natuyo yung sabaw, dagdagan nyo lang ng konting tubig para hindi siya ma-dry totally. Pan muna natin ulit. So, medyo halu-haluin natin, tsaka titingnan natin kung tuyo na ba yung tubig natin. Tsaka titingnan nyo rin pala yung saltiness na yung bagoong. Kasi kung sobrang alat, konti lang ilagay yung bagoong. Okay. Pan natin ulit. Yan. So, pwede na natin i-add yung ating ibang gulay. Yung ating okra. So, ang palaya natin. Saka yung ating talong. Sama-samahin na natin. Dinuduin lang natin. So, make sure na hindi lutong-luto yung nauna nating gulay bago natin ilagay yung iba. Kasi hindi masarap, syempre, ang gulay or pinakbet kapag ka overcooked yung gulay natin o yung durog na durog. Sa kalabasa, medyo okay lang siya. But, yung sitaw, hindi siya masarap kasi pagka overcooked eh. Yan. So, malapot yung sabaw natin because of the kalabasa. Tapon muna natin ulit sandali. Yan. So, ito na yung ating pinakbet. Actually, ready na siya. Pwede na siyang hanguin. May namunong i-add ko sa kanya is our pork. Para malutong siya pag kinain natin. Hindi malimot. So, haluin na lang natin to. And then, pag na-mix na siya thoroughly, pwede na natin hanguin. At saka, kung gusto nyong dagdagan ng sabaw, po pwede rin. At kung ayaw nyo naman, kung maaari gusto nyo yung medyo dry ng konti, po pwede rin. Okay, so, patayin na natin apoy. This is how we're gonna serve our pinakbet. Yan. So, serve natin siya kasama ng rice at pritong isda. Pwede rin pritong baboy or pritong manok, pero mas type ko siya with fish. Ang ipapartner namin dito is bangus na pinirito. O, diba? Ang sarap. So, sana nagustuhan niyo itong video na to at sana itry niyo itong recipe na to. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang susunod.